Hi guys! In today's video, I will talk about my favorite episodes of Bawal ang Judgmental or Bawal Judgmental ng Eat Bulaga. Hi guys! Welcome to my channel, Ana Rina TV. I do reviews, reactions, and vlogs. I invite you to subscribe to my channel, Ana Rina TV, and click the notification bell so you're always updated on my latest videos. Like and follow Ana Rina TV on Facebook too. By now, alam na natin kung ano at paano nilalaro ang Bawal Judgmental sa Eat Bulaga. It's so popular today. Since nag-start ang segment na to, marami nang nagkagusto sa Bawal Judgmental. Nagtitrend ang mga episodes nito at talagang pinag-uusapan sa social media. Dito sa bahay, naging rutina namin ang manood ng Bawal Judgmental, lalong-lalo na nung ECQ. It provided us with laughter and sometimes tears at the same time. Ang isa sa nagustuhan ko sa Bawal ang Judgmental ay para kang nanonood ng isang documentary o nanonood ka ng isang segment ng KMJS show. Hindi ka lang magsasaya, may matututunan ka pa sa mga kwento ng mga guest choices. Hindi lang siya entertaining, educational din siya at eye-opener. Ang una kong napanood na segment ng Bawal ang Judgmental ay yung nag-guest si Susan Enriquez sa show. Ang topic nila noon ay mga persons with HIV/AIDS. Ang saya-saya ng atmosphere at first, bigay na bigay ang mga host sa pagpapatawa, pati na rin ang mga choices. Tapos, nung binasa na ni Bossing, ang unang tanong, makalaglag pala ng panga ang topic nila sa araw na yon. Lahat na shock, pati na si Susan Enriquez. Isa yon sa nakakabiglang topic na hindi ko inaasahan na pag-uusapan sa isang noontime show. Kasi usually magagaan ang topic pag noontime show, di ba? Nagtatawanan, nagsasayawan, nagkakantahan. Doon tayo nasanay, kaya I was impressed sa Eat Bulaga nung araw na yon. They presented the topic respectfully and sensitively na may entertainment value pa rin. Nakapag-advocate pa sila tungkol sa HIV/AIDS, on its causes, and most importantly, ang information na hindi death sentence ang pagkakaroon ng HIV/AIDS. Nag-invite din sila ng doctor para magbigay linaw sa sakit na ito. Sa YouTube ko pa ito napanood guys ha, and I was very impressed and amazed. Kaya nahook na ako and I shared it with my mom na nahook na rin. Aside from that episode of Bawal Judgmental, here are my other favorite episodes. Unahin ko na munang banggitin ang relatable sa ating lahat, ang tungkol sa COVID-19. Yung guest judge, si Pia Arcangel, sa third day ng new normal ng Eat Bulaga. Again, ang saya-saya na naman ang simula. Bigay na bigay sila Jose, sila Paolo. Pero nung tinanong na ang unang question, biglang na-shock ang lahat. Parang natakot nga ang lahat. Kahit kami sa bahay, natakot kami dun sa topic. Kasi mga COVID survivors pala ang guest choices nila sa araw na yon. Nakakagulat ang episode na yon, guys. Hindi ko na-imagine na they are so brave na magdala ng mga COVID survivors sa studio para maging guest choice sa araw na yon. Hindi ba sila natakot? Kami sa bahay, natakot kami for them kasi hindi mo maiwasan na baka mahawa sila or something like that. Pero grabe, good job sa production team ng Eat Bulaga for getting these choices to be in the studio to share their experience to us audience. Kami sa bahay, natakot kami nung una, lalo na nung nire-reveal na isa-isa ang mga kwento ng mga guest choices, lalo na dun sa 5 days pa lang clear for COVID-19. Kahit sila Jose at saka si Paolo mukhang nagpanik eh. Parang napakamot ka, Paolo. Parang biglang pinawisan. Kaya ang tanong ko tuloy eh, alam ba nila yung topic for the day? Or sila bossing lang or production team lang ang nakakaalam. Again, naitawid nila ito na mahusay. It was very educational and entertaining at the same time. Habang pinapakinggan ko yung mga kwento ng mga guest choices, gusto ko magkwento pa sila ng magkwento kaso nga lang may time element ang show kaya medyo nakakabitin. Definitely, nakatulong ang Bawal Judgmental to spread awareness against discrimination sa mga COVID-19 survivors. Nanghikayat din ito ng mga COVID survivors na mag-donate ng kanilang plasma sa mga taong may malalang kaso ng COVID-19. Isa ito sa mga recommended episodes ko ng Bawal ang Judgmental. Another episode na nagustuhan ko ay patungkol pa rin sa COVID-19. This time, ang guest judge nila ay si Cara David. Ang hinusgahan ni Cara sa araw na yon ay mga food delivery drivers na tinuturing frontliners ngayong pandemic.
Kaya ako ito nagustuhan kasi very relevant siya ngayon at very relevant din yung problema ang kinakaharap nila tungkol sa kanilang trabaho, lalong-lalo na ang cancellation of orders at pag-aabono sa mga orders. Actually, isa yun sa mga tanong sa episode na ito, kung sino sa kanila ang naranasan ng mag-abono sa in-order sa kanila. Again, huwag po sana nating lokohin ang mga delivery drivers na ito dahil nagtatrabaho lang naman sila. Another episode ang gusto ko ay nung nag-guest judge si Philip Lazaro. Kahit siya, hindi niya kinaya ang result nung last question ng bawal judgmental. Ang topic na napunta sa kanya ay ang mga nanay na mayroong anak na mahigit 15. Isa ito sa mga masasayang episodes. Watch it, nasa YouTube naman siya. I don't want to spoil the fun for you. And speaking of Philip Lazaro, another episode na gusto ko ay nung nag-guest judge si John Lapus. Isa si Philip Lazaro sa mga hagad niya or sa mga friends na dinala niya as support. Another laugh trip episode ito guys, kasi ang ganda ng topic nila. Tapos very participative yung mga friends nung guest judge. Naglalaglagan sila, nagtatawanan, at talagang nagbigay ito ng good vibe sa lahat ng nanonood. Yung topic na napunta kay John Lapus ay tungkol sa heartbreak. Kasi malapit na ang Valentine's Day, ang mga guest choices nila ay mga doctors with emphasis sa mga doktor sa puso or mga cardiologists. Di ko kinaya yung joke na isa or dalawa sa mga doctor na choices ay napagawa na daw ng relo ng isa sa mga friends ni John Lapus. Kaya may duda daw siya kung mga cardiologists sila. Speaking of friends ng guest judge, nagustuhan ko din yung episode na ang guest judge ay si Bea Binene. Dahil sa uncle niya. Ay, sure na ako yan. Talagang invested na invested ang uncle niya sa pagtulong sa kanya sa pamimili sa mga choices, kahit mali yung mga napili niya. Ang saya talaga kapag ang dala ng guest judge ay mga participative at game talaga. Ang topic sa episode na yon ay tungkol sa mga LGBTQ women na may girlfriend. Gusto ko din yung episode na guest judge si Miss Sherry Hill. Ang topic naman ng nag-guest judge siya ay mga ex-convicts. Para na kuryente si Jose nung nalaman niyang mga ex-cons ang mga guest choices nila sa araw na yon. Again, it was presented respectfully and sensitively at nakapag-advocate pa ito against discrimination sa mga ex-convicts. Maganda rin yung na-share ng isa sa mga choices kaya nakagawa siya ng masama ay dahil pinairal niya ang init ng ulo. At bukod doon, it was nice to see another side of Miss Sherry Hill kasi nakitang concerned siya at talagang affected siya sa mga guest choices sa araw na yon. Isa rin sa mga nakakatawang episodes ay tungkol sa mga may-ari ng sari-sari store. Nakaka-inspire ang mga kwento ng mga entrepreneurs sa araw na yon. At ang galing din ng judge na si China Cuanco Gonzalez. Negosyante rin kasi siya kaya medyo may idea siya kung paano mamili sa mga choices. And speaking of magaling sa pag-judge sa bawal judgmental, isa sa mga impressive na mga judges ay ang pag-guest ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Isa yon sa mga masasayang episodes ng bawal judgmental. Game na game ang mag-asawang Dantes. Actually, kahit si Marian na nga lang yung mag-judge, pwede na eh. Tama lahat ang mga choices niya. Lutang na magaling siyang mangilatis na mga tao. Isa lang ang mali nila eh. And if I remember it right, si Dingdong yung namili nung mali. They won 45,000 pesos cash prize. Isa sila sa may mataas na naiuwing cash prize sa segment na to. Ang topic nila sa araw na yon ay mga batang contestants sa mga Quiz Bee competitions. Gusto ko din yung episode about OFWs na naabuso abroad. Nakakaiyak na nakakainis ang episode na ito. At ang guest judge for that day ay si Isko Moreno or si Yorme. Tamang-tama yung topic for him. Very thoughtful din siya sa kanyang pagpili. Sana si Mayor Vico din mai-guest judge nila sa susunod. Sigurado maraming mag-aabang sa araw na yon. After the game, dinonate ni Yorme ang kanyang cash prize na 35,000 sa mga guest choices na OFW. At hindi lang yon, i-dinonate niya pa ang kanyang talent fee sa Heart Center. Hindi naman nagpatalo ang Itbulaga sa generosity, dinoble nila ang donasyon ni Yorme sa Heart Center. And speaking of generosity and giving donations, hindi lang si Yorme ang nag-donate ng kanyang cash prize sa Bawal Judgmental. Noong Christmas episode last year, 2019, guest judge Arnel Pineda donated his winning of 30,000 sa tahanang walang hagdan. Dinonate din ng kapatid ni Alden na si Riza Fulkerson ang panalo niya sa charity
na sinusuportahan ni Alden na nagbibigay ng tulong sa mga Aita sa Tarlac. Dinonate naman ni Tessie Tomas ang half ng kanyang cash prize sa isang foundation sa kanyang hometown sa Catbalogan na tumutulong sa mga library sa kanilang lugar. Dinonate din ni Miss Nora Honor ang kanyang 35,000 na cash prize sa Santuario de Espiritu Santo sa Valenzuela City. Isa ding nakakaantig episode yung kay Ate Guy, yung mga guest choices niya ay may mga asawang may mga malubhang sakit. After the game, in-announce ni Vic Soto na tutulungan ni Senator Tito Soto and It Bulaga ang medical bills ng mga guest choices. Happy ako to hear that kasi hindi nila ginagamit lang ang mga story ng mga choices, tinutulungan din nila ang mga ito. Yung cash prize naman ni Heart Evangelista na 25,000 pesos ay idonate niya sa pagbili ng vitamin C or ascorbic acid sa mga batang may sakit na thalassemia. Yun muna guys for now kasi mukhang mahaba na yun. If you also like my favorite episodes, press the like button or isulat ang hindi ako judgmental sa comments area. Definitely, hindi lang ito ang mga favorite episodes ko sa Bawal Judgmental. Marami pa. I'll share it hopefully in another upload. If you enjoyed this video, give it a like and subscribe to my channel, Anarina TV, and click the notification bell so you're always updated on my latest videos. Like and follow Anarina TV on Facebook too. Thank you for watching and watch my other videos.